Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga idol na laging naghihintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes. Malaking tulong na po iyan sa ating mga idol. Pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin. Shoutout kay Day Ilinido, Almalin Ponsica, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Fear Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Jen Keferes, Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alvis, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging pagpapadala ng kahit na kakaunting amount. Malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag-message sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Sa kabilang banda naman, muling nanggagalaiti sa galit itong si Commander Absalon nang mapag-alaman ang mga bagay na iyon. Agad na hinihikayat ang lahat ng membro ng tribu ng Anyaw na sumama sa kanila. Sinubukan na din nitong si Commander Absalon na hikayatin ang mga rebelde doon sa bundok ng Kulubkawa na sumama sa kanila. Mga kaibigan din kasi ng Commander ang mga ito, at batid nilang malaki din ang galit ng mga ito doon sa mga sundalo. Sila pa nga ang unang nasiyahan sa mga pinaggagawa ng mga Anyaw doon sa mga sundalo. Sa ganon na pamamaraan, parang makapaghiganti na din ang mga ito doon sa kanilang mortal na mga kalaban. Maraming tumugon sa kahilingan nitong si Commander Absalon. Hindi pa nga makapaniwala ang mga ito na sumama na din sa kanila ang mga aswang na pinanggagalingan din ng angkan ng mga Anyaw. Kaya malakas at malaking pwersa ang dala nitong si Commander Absalon papunta doon sa kinaroroonan nila ni Butchok at Nitoy, na sa mga pagkakataon na iyon, pinagplanuhan na ng mga ito ang kanilang gagawin para makababa agad sa patag. Kailangan nilang makagawa ng malakas na sabulag para hindi mararamdaman ng mga tulisan ang kanilang mga presensya habang papaalis ang mga ito ng gubat na iyon, at gagawa din ng malakas na amoy na pangbasag itong sibituin para hindi na sila maamoy pa ng mga Anyaw. Pulido na ang kanilang mga plano, ngunit hindi nila inaasahan ang paparating na maraming mga kalaban. Maraming mga kalaban na walang ibang ninanais kundi patayin silang lahat. Mahigit sa 50 ang bilang ng grupo ni Commander Absalon, samantalang mahigit naman sa 100 ang grupo ng mga Anyaw, punan pa ng mahigit sa 40 ng mga rebelde, at mahigit naman sa 100 ng mga aswang ang paparating sa kanilang kinaroonang kuta. Kaya pagsapit ng umaga, isang oras bago ang oras ng kanilang plano na bumaba ng patag, nakapalibot na doon sa kanilang kuta ang maraming mga kalaban. Kumilos na din sina Malik nang makita ang pagdating ng kanilang mga kasamahan, at agad na ibinalita ng mga ito ang tungkol sa kuta ng mga taong nagligtas sa kanilang mga nabihag. Ayon pa nito, nandoon pa sa gilid ng mga pangpang ang mga nagtatago at hindi pa nila nakikilala ang mga ito, at hindi pa rin nakalabas at nakakalayo. Pinaalalahanan na lamang nitong si Malik ang kanilang pinuno na napakadelikado ang paglapit doon sa pangpang, dahil kakaibang antas ang pagkaasintado ng kanilang mga kalaban. Nagulat din itong si Malik nang makitang bukod sa kanilang mga kakamping mga Anyaw, marami pang ibang mga grupo ang sumama sa kanila. Agad na inutusan nitong si Commander Absalon ang mga tauhan na malakas ang mga karunungan sa mga usal na dapat na nilang makagawa ng mga malalakas na mga usal para makalapit na doon sa kinaroonan ng kanilang mga kalaban. Agad na pumalibot din ang mga aswang doon sa paligid ng pangpang.
ang mga tauhan naman nitong si Commander Absalon. Mabilis na naghahanap ang mga ito ng magandang pwesto para makasinta doon sa kinaroonan nila ni Butchok. May mga sniper din ang mga ito na kayang makita sila sa gitna ng dilim doon sa mga pangpang. Samantalang sina Butchok, bigla-biglang nararamdaman nila ang maraming bilang ng mga presensya sa kanilang paligid. Masama agad ang hinala nitong si Nitoy na mabilis na tumakbo papalabas ng kanilang kinaroonan na kubo. Agad na nagpunta itong si Nitoy doon sa kinaroonan nila ni Nunay at agad na inalam ang mga kaganapan doon sa labas ng kanilang kuta. Samantalang doon naman sa labas, batid na nila ni Nonoy ang dami ng bilang ng mga kalaban ang dumating. May mga nasisipat pa nga ang mga ito na mabibilis na nagtatakbuhan doon sa mga damuhan at kakahuyan papaikot sa kanilang kinaroonang kuta. Wika nitong si Nitoy. Nonoy, kaya mo bang alamin ang bilang ng mga ito? At alamin kung anong uring mga nilalang ang kasamahan ng mga tulisan. Sagot naman nitong si Nonoy. Susubukan ko. Ngunit hindi ako nakakasiguro at nangangako. May mga kasamahan ang mga ito na malakas din ang mga karunungan sa mga usal. Maaring may mga sabulag ang mga ito. Hipi, gayunpaman, susubukan ko pa rin. Pagkatapos mabilis nang umakyat doon sa itaas ng pangpang itong si Nonoy para mas makita niya ng maayos ang buong kapaligiran. Ngunit kakaakyat pa lamang ng sundalong aswang, bumungad sa kanya ang napakaraming bilang ng mga aswang na gumagapang doon sa batuhan ng pangpang na nagiging dahilan para muling mapalundag itong si Nonoy pabalik doon sa kanilang kuta. At agad na wika nito kay Hipi ni Sito. Wala na tayong magagawa pa, Hipi, kundi labanan ang lahat ng mga ito. Ang sagot naman nitong si Hipi ni Sito. Tama ka, Nonoy. Labanan natin ang lahat ng mga ito at patayin. Hindi na tayo makakalabas dito sa pangpang. Napapalibutan na pala tayo. Bantayan ninyo ang buong paligid. Nonoy, Kimba, Arid, Gado. Puntahan ko muna si Butchok sa loob. Pagkatapos, mabilis na tumakbo itong si Nitoy papasok doon sa loob ng kanilang kubo para abisuhan itong si Butchok tungkol sa dami ng mga kalaban na nasa paligid at kung gaano kadami ang mga ito at kabangis. Sagot naman itong si Butchok. Wala na tayong magagawa pa, Hipi. Labanan natin ang mga ito sa abot ng ating makakaya. Mas nakakabuting may mga magbabantay din dito sa loob. Mas mahalaga pa rin ang mga bihag. Sila ang ating misyon. Baka kung mapaano pa ang mga ito at mabawi ng mga tulisan. Kaya sagot naman itong si Nitoy kay Butchok. Tama ka, Butchok. Sila na ang bahala ni Bituin at Tonton na magbabantay sa kanila. Kailangan natin naharapin ang mga kalaban doon sa labas. Matapos ang kanilang usapan, mabilis nang lumabas sina Butchok at itong si Nitoy. Samantalang ang dalawang mga sundalo naman agad na inaabisuhan nito ang batang si Bituin na tutulong din sila sa labanan. Bidyo, bumuti na kasi ang mga sugat ng dalawa at binigyan ang mga ito ng mga baril nitong si Nitoy. Matapos naman iyon, agad na pumasok doon sa loob itong si Tonto para tulungan ang batang babaylan na si Bituin na bantayan ang mga bihag. Agad na inilipat nila ang mga batang kasama doon sa sulok ng kubo at doon naman nagbabantay sa may bintana ang dalawa kasama ang dalawang mga sundalo. Habang sinisilip nila ang labas ng kubo, kitang-kita nila ang maraming mga aswang na nagtatalunan doon sa mga batuhan. Sa mga oras kasi na iyon, medyo maliwanag na ang paligid dahil papalabas na ang haring araw. Nangingilabot agad itong si Tonton, lalo na ang dalawang mga sundalo sa kanilang nakita. Napakarami kasi ang mga aswang sa labas ng kanilang mga kubo. Habang sa labas, nakatayo na sa gilid ng kubo ang grupo nila ni Nitoy. Nakatago pa rin ang mga ito doon sa mga batuhan. Ngunit kitang-kita na nila
ang pagtatalunan ng mga aswang at ang pag-usad ng grupo ng mga tulisan at mga rebelde doon sa mga kakahuyan. Wika nitong sinitoy sa kanyang mga kasama. Napakarami ng bilang ng mga ito, butok. Ngunit sa tingin ko, kayang-kaya pa rin natin ang lahat ng mga ito. Batid kong kakaiba na ang tangan ninyong lakas. Mas nakakabuti pa na nagsama-sama ang mga kalaban natin. Dahil sa tingin ko, mapapatay natin ang lahat ng mga ito ngayong araw. Inihanda na ng mga ito ang kanilang mga armas. Mas pinili nitong sinitoy na gamitin ang pamalong kawayan na bigay pa ng kanyang mga gabay nung bata pa siya. Gamit naman muli nitong si Butchok ang kanyang mga matatalas na garaba. Samantalang sina Arid, Kimba at Gado, agad na umakyat ang mga ito doon sa gilid ng batuhan. Galing kasi doon sa kanilang kinaroroonan, agad nilang masisipat ang mga aswang at mga tulisan. Agad nilang mababaril ng malaya ang mga ito. Nakakarinig na ang mga ito ng mga alulong na hindi nila mawari. Batid nilang galing ang mga alulong na ito doon sa mga aswang at doon sa mga nilalang na anyaw. Samantalang sina Arid naman, Kimba at Gado, nasisipat na nila ang mga tulisan na dahan-dahan ang papalapit doon sa kanilang mga kubo. Nakikita na din nila doon sa taas ng pangpang ang mga gumagapang na mga aswang. Kahit nasanay na ang mga ito sa mga ganitong pangyayari, nakakaramdam pa rin ng kaba ang magkapatid dahil na rin sa dami ng bilang ng kanilang mga kalaban. Wika nitong si Kimba kay Arid. Arid, kahit na ano pa man ang mangyayari, huwag na huwag kang humiwalay sa akin. Gado, bantayan mo ang bawat kilos ng mga aswang doon sa batuhan sa pangpang. Baka biglang maglulundagan ang mga ito papunta dito sa ating kinaroroonan. Ilang sandali pa nang makarinig ang mga ito ng sigaw bilang hudyat ng pagsugod ng kanilang mga kalaban, biglang umihip doon ang malakas na hangin. Nabibiyak din ang lupa na nasa paligid ng kanilang mga kubo. Nakakaramdam din ang mga ito ng kakaibang pwersa na umabot na sa puntong nahihirapan na sila sa paghinga. Bukod sa nahirapan ang mga ito sa paghinga, nahirapan na din ang mga ito sa paggalaw, na ibig sabihin lamang mayroong ginagawang malakas na usal ang kanilang mga kalaban. Pinagsama-samang usal iyon ng mga tulisan para mapahina ang lakas ng grupo ng mga sundalo. Kasabay sa mga pangyayaring iyon, agad na naglabasa na doon sa likod ng mga puno ng kahoy ang mga anyaw at nagtatakbuhan na nang ubod ng bilis ang mga ito papunta doon sa kanilang kuta. Samantalang ang mga tulisan naman, naglabasa na din ang mga ito sa kanilang pinagtataguan at tumatakbo na din ang mga ito papunta sa kanila habang pinagbabaril na sila ng mga ito. Ang mga sniper naman ng mga rebelde, nagpaputok na din ang mga ito habang nagtatago doon sa mga batuhan sa unahan. Ang mga aswang naman na nakapalibot na sa kanila, agad na naglulundaga na din ang mga ito para sumugod, at agad na naalarma ang grupo nila ni Nitoy sa kanilang nakita. Kaya kahit na nahirapan ang mga ito na makakilos, mabilis na gumawa ang mga ito ng mga usal na pangwasak doon sa mga usal na pamako at mga pampahina na tumama sa kanila. Kung hindi nila magawang mabasag agad ang mga ito, baka mahuli na sila at makalapit na ng tuluyan ang mga kalaban sa kanila. Mabuti na lamang din na ang mga tumama sa kanila ng mga bala walang mga pabao na usal. Kaya kahit na tinamaan sila ng mga ito, dumikit lamang ang mga ito sa kanilang mga katawan pagkatapos nahulog sa lupa. Umindak agad sina Butchok, Nitoy at Buno sa lupa, sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita na nagiging dahilan para makontra ang lakas ng mga usal ng kalaban at mawasak ito. Sa pangyayaring iyon, agad na kumilos itong si Buno. Sa isang paglatag nito ng mga usal, biglang tumubo ang mga kawayan doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan na nagiging dahilan para maharangan ang mga bala ng mga tulisan at mga rebelde. Nagiging dahilan din iyon para biglang mawala na ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Sina Arid naman, Kimba at Gado,
nang makabawi na mga ito ng wisyo at bumalik na ang kanilang normal na lakas. Agad na pinagbabaril na nitong si Gado ang mga nakikitang naglulundagan na mga aswang para masiguradong mapapatay nila agad ang mga ito. Agad nilang pinabaunan ng mga usala ang kanilang mga bala at mga palaso. Ang mga aswang na naglulundagan doon sa pangpang papunta sa kanilang kinaroroonan, isa-isang bumabagsak ang mga ito doon sa may batuhan. Sunod-sunod na tinamaan ang mga ito ng mga pagbira ng tatlo. Patay agad ang karamihan sa mga ito na may tama sa kanilang mga ulo at liig, habang ang ilan naman gumagapang ang mga ito doon sa may batuhan habang namimilipit sa sobrang sakit. Patuloy naman sa pagbaril ang mga tulisan at mga rebelde, at ang mga sniper ng mga kalaban punterya na ng mga ito ang grupo nila ni Kimba doon sa may batuhan. Kaya lumipat ng pwisto ang tatlo, at nang gumanti ang mga ito ng mga pagbaril at pagpana, sunod-sunod na tinamaan ang mga rebelde. Sa mga pagkakataon na iyon, nakalapit na ang mga aswang sa kanilang mga kubo. Ang mga anyaw naman naglulundagan na ang mga ito galing sa mga sanga ng kahoy papunta na sa kanila. Ngunit biglang sumulpot doon sina Buno, Utoy at Nonoy na ubod ng bilis na pinabagsak ang mga anyaw. Napakarami man ang bilang ng mga anyaw, ngunit parang kidlat sa bilis ang tatlo na nahihirapan na ang mga nilalang na mahabol ang tatlo, lalong-lalo na itong si Buno na parang kiti-kiti dahil sa sobrang bilis. Gamit din ang mga maliliit na mga matutulis na mga kawayan nitong si Buno, agad na ibinabato niya ito sa malapitan doon sa mga nilalang na agad na tumarak sa kanilang mga liig at ulo. Napakabilis ng ginagawang iyon nitong si Buno na nahirapan na masundan ng mga nilalang sa kanilang mga mata ang kilos ng bata. Hindi na din naiwasan pa ng mga ito ang mga pag-atake nitong si Buno, kaya sunod-sunod na nahuhulog ang mga nilalang sa lupa at agaran na binawian ng buhay. Napakabangis din itong si Utoy na kukubawan ang bawat maabot na mga nilalang na anyaw at walang habas na pagkakalmutin ang mga ito sa kanilang mga katawan. Samantalang itong si Nonoy, mas masahol pa ito sa unggoy dahil sa bilis nitong nagpalipat-lipat ng pwisto doon sa mga sanga ng kahoy habang inabot ng mga pagkalmot ang mga anyaw. Sinabutsok naman at Nitoy gamit ang mga kakayahan ng mga ito. Agad na nakalabas na ang mga ito doon sa mga kawayan nitong si Buno. Itong si Nitoy, gumawa ito ng mga usal para magsitalsikan ang mga maliliit na bato at ang mga alikabok sa paligid. Ginawa ito ng hipi ng mga pulis para mahirapan ang mga aswang, mga tulisan at mga rebelde na makita sila agad ng mga ito. Umindak na din itong si Butchok sa lupa na nagiging dahilan para mabiyak ang lupa sa paligid at magsitalsika naman ang mga lupa. Nakakatulong iyon para mas mahirapan ang mga kalaban na makita ang dalawa. Agad na ginamit na din itong si Butchok ang kanyang usal na pangkitil at sinalubong ang mga aswang ng isang malutong na sapak na tumama sa lupa. Matapos lamang iyon, agad na nakakarinig ang mga ito ng malakas na pagsabog kasabay ng pagsitalsika ng mga aswang habang gutay-gutay na ang kanilang mga katawan. Sa lakas ng ginawang iyon ni Butchok, mahigit sa 10 ang tinamaan niya at agad na namatay ang mga ito. May ilan naman sa mga ito ang hindi napuruhan at namimilipit ang mga ito dahil sa sobrang sakit at dahil na rin sa matinding pinsala sa kanilang katawan. Pagkatapos na magawa iyon nitong si Butchok, mabilis itong muling nagpakawala ng mga pag-atake na nagiging sanhi ng pagkalas ng mga ulo ng mga aswang sa kanilang mga katawan. Samantalang itong si Nitoy, gamit ang kakayahan nito na kayang magtago sa lilim ng mga kakahuyan, agad na nakarating ito doon sa mga tulisan at agad na nagpabagsak ito ng 4 na mga armado ng baril. Gamit lamang ang pamalong kawayan ng pulis, basag ang ulo ng mga iyon pagbagsak sa lupa. Agad na muling sinunggaban nitong si Nitoy ang dalawa pa na sobrang nagulat sa biglaang pagsulpot niya doon sa mga tulisan.
at pinabagsak niya ang mga ito. Matapos lamang iyon, biglang nawala na itong si Nitoy sa kinaroroonan ng mga ito. Bago pa makagawa ng mga usal ang mga tulisan pangbasag sa kanyang ginawang orasyon. Samantalang itong si Butchok, patuloy na pinabagsak ang bawat maabot na mga aswang at mga anyaw. Doon naman sa kinaroroonan nila ni Kimba, nagsimulang makalapit na ang mga aswang at inaatake na sila. Kaya napilitan ang tatlo na lisanin ang batuhan at bumalik doon sa kanilang kinaroroonan na kubo habang panakanakang umaatake doon sa mga humahabol na mga aswang at mga anyaw. Kahit na tumatakbo ang tatlo, may mga tinamaan pa rin ang mga ito. Ngunit nahagip naman itong si Kimba ng pagbaril ng kanilang mga kalaban at saktong may mga pabaon na usal ang balang tumama sa kanyang katawan. Tinamaan sa bandang punong balikat ang sniper na agara na natumba sa lupa. Napapamura na lamang itong si Kimba at wika nito sa dalawang mga kasama. Dalhin muna ninyo ako doon sa loob ng kubo kung saan nandoon si Bituin. Siguradong may mga lason ang kanilang mga bala. Kailangan mo nang matanggal ito bago ako lumaban. Naasinta naman agad nitong si Arida gamit ang kanyang pana. Ang sniper na bumaril kay Kimba at agad na natuhog ang pagitan ng mga mata nito sa palaso galing sa pana nitong si Arid na agaran na ikinamatay ng nilalang. Mabilis naman na tumulong itong si Bono nang makita ang mga pangyayaring iyon. Sakay ng kanyang kawayan agad itong sumagirit papunta doon sa kinaroroonan nila ni Kimba. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang narating nito ang kinaroroonan ng mga sumusunod at humahabol na mga aswang doon sa grupo nila ni Kimba. Gamit ang kakayahan nitong si Bono, agad na tinamaan niya ng mga pagbato gamit ang mga maliliit na kawayan na mayroong matutulis ang dulo ang mga aswang. Liig at ulo pa rin ang patama ng bata na agara na ikinamatay ng mga aswang at mga anyaw. Thank you.